Normal lang ba, ayan, sa mga kababaihan at sa kalalakihan ang magbibigo, ayan, maingay o tahimik ang gusto mo. So, yan ang ating topic for today's vlog. So, before we start, guys, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer po mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pangunawa. So, gaya ng sinabi ko lagi sa mga videos natin mga idol, e very very important ang communication. Alam niyo kung bakit? Minsan, hindi niyo alam na yung partner niyo ay gusto pa lang mag-ingay pero ba nag-iisip siya baka ayaw mo ng maingay. So, karamihan at mostly, mostly talaga ng mga kababaihan ay nag-moan talaga, nagbibigo yung mga yan. Lalong-lalo na kapag nag-ini-enjoy nila yung moment or na na-enjoy nila yung ginagawa mo, nagugustuhan nila or nasasarapan sila. Kasi minsan ang mga babae, hindi naman ma-vocal yan eh. Tinadaan nila sa pag-mumo, sa pag-bibigo. Diba? Hindi nyo ba napapansin na kapag halimbawa, kinakain mo yung pechay niya, diba? Yung sa lahat-lahat ng ginawa mong romansa sa kanya, pag naandun ka na sa pinaka-favorite part niya, or kahit hindi sa pagkain ng pecha, or kahit kapag naandun ka, ikaw nagpa-pump, or ikaw ay naandun sa harap niya, at inaano mo yung usos niya, di ba? So, doon pa lang ay nagmumoon na, nagbibigo na siya, di ba? Kasi nga, doon niya na i-express yung feelings niya kung siya ay nahihiyang magsabi na kasi, di ba? Kaya maswerte ka, idol, kung ikaw ay may partner na nagsasabi or nagsasalita na ma-vocal yung nagsasabi na ang sarap ng ginagawa mo, ang galing-galing mo, gusto ko yan, yan ang lagi mong gagawin, next time ganyan ulit. Sobrang ang tawag dito ang sarap, ang galing mong luma, 'di ba? Yung mga ganon. Kasi may mga lalaki na gusto rin yung ganon, yung ma-vocal. So iba-iba ang type ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Iba mga idol. So, yung mga babae naman na nahihiya na mag-vocal or magsalita sa inyo mga idol. So, through mooning, 'di ba? Yung nagaano na lang sila, nagbibigo, nag-o na lang sila kasi nga nahihiya silang magsalita or minsan may mga pagkakataon din, kasi nangyayari din kasi sa akin 'to guys eh. Kapag nagsalita kasi ako, pag hindi ako nag-moan, hindi ako nag-big O, nadidistract ako kapag nagsalita na ako. Or minsan, kapag nagsasalita ako ng ang galing mo, ang sarap mo, minsan, napapangiti yung partner ko, nadidistract ako. Parang feeling niya, nag-joke lang ako, feeling niya, alam mo yon yung ganon, feeling niya is, yung mga sinasabi ko is hindi totoo, gano'n, na pag sinasabi ko ang galing, ang sarap mo, wala siyang bilib sa sarili niya, kumbaga, pero alam ko deep inside, nagugustuhan niya yon. And of course, gaya ka ng sinabi ko, ako kasi yung tipo ng babae na talagang ina-express ko yung feelings ko, inaano ko talaga, ipinapakita ko sa kapareha ko na nagugustuhan ko yung ginagawa niya para next time na mag-SEX ulit, as gagawin niyo ulit yun. Kasi syempre isa sa isip niyo na ay gusto niyo to kasi last time na ginawa ko to sa kanya is talaga naman na sobrang maingay siya, nag-ingay siya, nag-big-o siya, di ba? So kung sa mga kalalakihan ba, ito lang matanong ko lang kung okay lang ba sa inyo yung katulad ko na maingay pagdating sa kama, di ba? Nagsasabi ako na ayaw ko, nagsasabi ako ng gusto ko, nagsasabi ako na nag-enjoy ako, nagsasabi ako na nasasarapan ako, di ba? So okay lang ba sa inyo yun? Ayan. So tanungin nyo rin sa mga partner nyo kung bakit ang tahimik niya? Kasi may mga girls na tahimik, 'di ba? Lalong-lalo na kung kahit na ginawa mo na lahat ng yung pinaka-best mo na pagromansa sa kanya tapos wala pa rin reaction, parang napaka-imposible 'yun mga idol, no? Kasi
Especially ako, lalong-lalo na kapag naandun na siya sa may usos or di kaya andun siya kumakain ng pechay, ganun. Eh, sobrang maingay ako talaga. So, wala akong pakialam kahit may makarinig. So, minsan ang ginagawa na lang ng partner ko is sinasabihan na lang niya ako, binubulungan niya na lang ako na, alam mo yung pagsabi niya na hindi ako na-offend, hindi na, wag ganun mga idol. Minsan kasi may mga boys na ano eh, na na-offend yung mga girls pag sinasabi, pag nag-moan na sila, pag nagbibig o sinasabi, ang ingay mo naman, kung maingay. Kasi na-offend yung babae pag ganun, guys. Wag ganun. Kung ganun ka, idol, itigil mo na yan. Kasi nga, ang tamang pagsabi, kapag gano'n, halimbawa, let's say, may bigla ang dumating, na talagang naandun na kayo sa pinaka-best part, na talagang itutodo mo na, alam mo yun, itutodo mo na yung sobrang pares kayo na nag-enjoy, kahit ikaw siguro is pwedeng mag-big O, di ba, mga boys? So, biglang may dumating, so biglang, ano, yung sobrang ingay yung parehas, di ba? Pwede mong bulungan yung partner mo na ano in a sweet way pa rin, yung malambing pa rin yung pagsabi mo na huwag kang masyadong maingay kasi dumating. Ganun lang, hindi yung ang ingay mo naman. So nakaka-offend yung ganun, guys. Kasi kapag alam mo kapag nasasarapan ang mga babae, kapag ni-enjoy nila yung moment, mga boys, yes, talagang hindi nila mapigilan. Hindi ko mapigilan kapag ako ay naungol. Hindi ko mapigilan pag sa yung sobrang sarap o yung ini-enjoy ko yung moment. Totoo yun, hindi ko mapigilan. Kaya minsan, kapag hindi ko yung feeling, ito ang mga boys, ang feeling kapag hindi mo na ilabas, pag hindi nakapag-big o yung babae, ano eh, parang nauudlot. Para sa akin ha, sa akin mga boys, nauudlot yung paglabas nung ano, yung dapat lumabas. Nauudlot siya. So, nahihirapan akong kunin yung moment na imbis na lalabas na tapos biglang pinatigil mo akong mag-umol. Talaga naman na nawawala ako sa ano. Yung concentration ko nawawala talaga mga boys. Kaya wag niyong gagawin kasi baka katulad ako ng mga partner niyo na alam mo yon yung biglang ayun, mabilis siya magtampo, gano'n. So, wag mong gagawin yun kapag mag-ingay siya. So, hayaan mo lang or bulungan mo lang siya ng may paglalambing pa rin. Sabihin mo, mahal ko, may dumating kasi, huwag na lang maingay. Gano'n na lang, di ba? Or else, sabayan siya na yung tamang big O lang yung sounds gayon. Kasi nangyayari talaga, sinishare ko lang talaga sa inyo na kapag ganun, pag napansin ang partner ko na may dumating or may tao sa paligid, hindi maiwasan yun minsan, kasi minsan tanghali, ganyan, di ba, nagaganap. So, sumasabay siya sa pag-umol. Sumasabay siya mga idol. Or, ang ginagawa niya ay, ang tawag dito sa labi-salabi, para hindi ka makapag-big o yung pag-imbis na maingay, medyo maano, mami-minimize kumbaga yung ingay kasi nga yung labi mo ay naandun sa labi niya, ganon. So, talagang nagpo-focus ka doon sa pag-ano sa labi niya, pag-kiss, ganon. So, yun na lang ang gawin niyo kapag ayaw niyong kapag may mga boys din kasi naiirita. So, iba-ibang klase ng tao. Iba-iba ang klase ng mga ugali pagdating sa SEX. So, kung ayaw nyo naman na mag-ingay yung mga partner nyo, o yun, ilabi to labi mo siya para, di ba, para ma-minimize. Magkakaroon pa rin siya ng O, pero hindi na ganun siya kalakas. Oo, hindi na ganun. Kasi, minsan mga boys, ha, may mga peking big O at may mga talagang big O na talagang nag-orgasm talaga siya or nilalabasan talaga siya or nag-e-enjoy siya or inaano niya yung moment na ini-enjoy niya yung moment na kasama ka or na doon sa ginagawa mo. Talagang fini-feel niya yung moment para makita mo na talaga naman na nagugustuhan niya yung ginagawa mo. Especially, gaya na sinabi ko, kapag yung pinaka-favorite part na alam mo na gustong-gusto niya, doon na siya mag-start na mag-ungol. Diba? Doon na siya mag-start na mag-big O. Pero, pag ganun na, hayaan mo lang na mag-big O siya. Pero pag may tao naman, yun yung sikreto.
mga idol. Yun yung sekreto para minimize or maiwasan yung masyadong malakas na pag-big-o ng mga partner nyo. Yan ang aking tip para sa inyo mga boys. So, ito naman mga boys, huwag na huwag kayong mahiya na mag-big-o. Alam nyo kung bakit? Mas nagugustuhan namin at mas nasasarapan din kami kapag naririnig namin na nagbibig-o kayo. Kasi alam nyo kung bakit? Bakit ka mo? Kasi nga, kapag nagbibig-o ka, feeling namin or nararamdaman namin na yung ginagawa ko o yung ginagawa ng partner mo sa iyo is ine-enjoy mo, nasasarapan ka, nagugustuhan mo. Ganon yung ibig sabihin nun. Okay? Hindi sa ibig sabihin na kapag nag-moan or nag-ungol or nag-big-o na yung partner mo is ma-el na siya. Hindi. Hindi yun yung ibig sabihin nun. So, may kasamang ganon na el na el talaga siya. Pero ang pinaka-main na reason nun is yung feeling ko or feeling ng partner mo or feeling ng kalalakian or feeling ng mga kababaihan ay ini-enjoy mo yung moment na kasama siya, na sobrang masaya ka, na nasasarapan ka doon sa ginagawa niya. Yun yung tunay na kahulugan kung bakit nagbibigo ang mga partners natin. So, don't be shy. Ipakita mo na ikaw ay nag-e-enjoy. Ipakita mo na ikaw ay nasasarapan. Okay? So, ayan. Ang mahalaga dito is, mahal mo, syempre. Pag mahal mo, diba, gagawin mo naman yan. Okay? So, yan. Before we end our vlog, guys, inuulit ko, please subscribe our channel and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Thanks for watching, everyone. God bless po. Bye. See you on my next vlog.